nyo guys anong ginagawa ng pusa dyan sa rice cooker. Ayan siya guys. Lagi yan siya guys dyan. Nakadikit sa rice cooker. Ano kaya ginagawa ng aming pusa guys? Nice. Kapag nagluluto kami guys ng kanin, madalas ang pusa nagpupunta yan dyan guys. Ayun o guys, kapapatay lang ng kanin, mahihit-init pa. Ang pusa namin guys, either nagugutom siya or mayroon siyang ginagawa dyan. Palagay nyo guys, ano kayang ginagawa ng pusa namin dyan guys? Dikit yan siya guys. Na para bang nag-aabang, kailan siya bigyan ng pagkain. Ang cute-cute naming pusa guys. Pahingi-hingi pa siya ng pagkain. Subalit hindi pagkain guys. Sa totoo lang, hindi pagkain ang pinunta niya dyan. Kasi mayroon na siyang pagkain doon sa kanyang kainan. Nakikita ako sa iyo guys. Tingnan mo guys kung ano pinapakain sa pusa. Kanin at gulay. Pwede na ba yan sa pusa guys? Kaya binabalik-balik ka niya yan guys. Diyan pupunta yan siya dyan guys para kakainin niya yun. Magagalit yan guys kapag kukunin niya yan guys. Pero ang tanong, bakit yung pusa na yan guys laging nakadikit sa rice cooker? Kung nahulaan mo guys, ikaw na. Ayan guys, pupunta yan doon. Lika na, dito yung pagkain mo. Ayan, pagkain mo. Angkat ka dito, akyat. Bilisan mo. Ayan, umakyat na guys yung pusa. Tinuro ko yung pagkain niya. Kain siya guys. Vegetarian yung pusa namin guys. Kasi kanin lang at gulay, okay na sa kanya. Ibang pusa to guys. Yung iba guys hindi nga kain kapag gulay ang ulam. Pero dito sa amin guys, ang pusa kahit gulay lang, kumakain yan kasi vegetarian yan guys. Hindi ka na makita ngayon ng pusa na vegetarian. Yan. Hindi niya ubusin yan guys. Mamaya babike naman siya. May katabi yan guys na tubig kasi iinom yan pagkatapos kumain. Kasi bawal nga paliguan ng pusa. Minsan naman, pag mabaho na siya, papaliguan na siya. Ngayon guys, nahulaan nyo ba anong ginagawa ng pusa sa rice cooker? Sige, mag-comment kayo below kung alam nyo kung anong ginagawa ng pusa, kung bakit lagi siyang nakadikit dyan sa rice cooker. Pag, lalo na guys, pag umaga, nagsasain kami dyan talaga siya sa rice cooker, nakadikit. Comment below guys kung nahulaan nyo kung bakit ang pusa namin ay laging nakadikit sa rice cooker. Ngayon guys, nandito siya kasi pumasok yung mami niya, nanghihingi siya. Ayan, magluluto yung mami niya ng ano, baboy na ano, asin siya guys. Ayan, kasi walang rib lang yung pusa namin, walang rib, kaya yung pinapaluto niya, yan pinapaluto ng pusa yan guys. Kasi siguro gusto niyang kumain ng karne para may protein siya. Kanina carbohydrates lang mayroon siya kasi ayan o, babalik na naman yan guys, kakain na naman siya ulit yan sa ano, pagkain niya. Pero ang paborito niya guys ay iyan. Yan paborito yan ng pusa guys. Sige, kaaw na. Ayan, katikim siya sa sabaw ng maalat guys. Hindi na siya kumakain. Mamaya na yan guys kain. Ngayon guys, balik tayo ulit guys. Nanghihingi siya. Ano kayang ginagawa ng pusa doon sa rice cooker guys? Bakit dumidikit siya doon? Comment below nang alam ng lahat kung anong ginagawa ng pusa. Yan ang kutu ng pusa. Pabibless nga natin. Bless. Very good. Yan, nagbibless yan pusa namin. Bless. Yan, very good.
ang bait ng pusa namin guys. Dahil maliit pa siya, hindi pa siya nanguhuli ng daga. Oh, sir. Medyo nag-practice pa lang siya, paikot-ikot, okay. Pantalon-talon, pakyat-pakyat. Ngayon, umaasa pa lang siya sa pagkain, guys. Hindi pa siya nanguhuli ng pagkain. Ayan, lagi siya nanghihingi ng pagkain kasi nga, nagluluto yung mami niya ng paborito niyang ulam. Yung baboy. Ayan, magluluto yung mami niya. Nakahanda na yung frying pan para magluluto. Tsaka ayan guys, bumabalik na naman siya sa pagkain niya. Ganyan lang ginagawa niya guys para mabilis siyang lumaki nang makahabol na siya sa mga daga dito. Sa totoo lang guys, mula nang dumating yung aming nanaboy na cat na to guys, bibihira na yung daga na pupunta sa amin. Tulad noon, kahit natutulog, kakagatin yung paa mo ng daga. Ayan, bumabalik siya guys. Tinitingnan niya ulit yung magiging ulam niya. Ayan. Tingin lang ha. Bawal galawin ha. Nanaboy, bawal galawin. Tingin-tingin lang ha. Ayan. Tinitingnan niya guys kung ready na ba iluluto yung ulam niya. Tinatawag niya yung mami niya, bibilisan daw pagluluto kasi gusto daw niyang kumain ng protein yung baboy. Hindi pala Muslim yung kusa namin guys kasi kumakain to ng baboy. Hindi siya no, siya yung tipong kahit ano kakainin. Well, hindi siya no, hindi siya under ng tinatawag nating halal kasi kumakain siya ng baboy. Anong ginagawa mo diyan? Nanaboy, anong ginagawa mo diyan? Chine-check niya yung takip guys kung malinis na ba. Kasi lilinisan daw niya kapag hindi pa malinis. Ayan, nilinisan niya kasi gusto na nga niya lutuin yung ulam niya. Yung takip ay hindi pa daw malinis, lilinisan niya. Ayan, nilinis niya yung kanyang dila, yung takip. Kasi madumi daw yung takip. Naguguluhan siya guys kung anong gagawin niya. Saba! Sabi ng mami niya, huwag daw maingay. Sabi niya, mami, bilisan mo ng pagluluto. Gusto kong makain ng baboy. Puro silang gulay pinapakain mo. Lagi tuloy ako vegetarian. Gusto kong mabilis na lumaki. Oo, mami, bilisan mo daw pagluluto kasi gusto kong mabilis akong lumaki para makahabol na ako sa mga daga. Ayan, guys. Rububay pang banlaw raman. Lagyan na ng mantika ng mami niya yung ano, kalan. Dintos, bubon. Ang mami, bilisan mo daw. Lutuin mo na yung karne kasi gusto ko ng protein. Sabi ng pusa. Oo, niluluto na. Wait ka lang dyan. Huwag kang mag-alala, niluluto na yung ulam mo. Hintay-hintay lang. Sandali lang, maluluto na yung ulam mo. Ayaw mo na ng gulay? Yan, tinitingnan naman niya guys ulit yung ano, lulutuin kung okay na ba daw. Chine-check niya yun. Yan guys, mainit na yung mantika. Yan pusa guys. Bibilisan ka. Oo, bibilisan. Huwag kang mag-alala, bibilisan na. Yan na, mainit na yung mantika. Oh, maluluto na yung ano, karni mo. Anong ginagawa mo dyan? Nakatagpo siya guys ng ano, bawang ata yan guys. Ayaw ko ang natagpuan niya. Tinapay ba? Ayan guys, tinatanggalan na yung tubig, yung ulam ng pusa. Kasi nga pipetuhin na siya. Ayaw namin guys na yung pusa namin kakain siya ng hilaw na karne kasi baka maya
matuto siyang magnakaw ng ulam. Ayaw namin na maging swapang siya. Ito namin, lahat ng kinakain niya ay luto. Yan, bumalik siya ulit dyan. Nilinisan niya ulit yung takip. Akala niya kasi tatakpan yung pagkaluto ng ulam niya. Kung anong gagawin mo ngayon? Malapit na maluto. Ayan o, nakaprito na. Ayan. Bumabalik siya sa takip. Sabi niya, Mami, lagyan mo ng takip yung niluto mo. Sinitik niya guys kung may laman pa. Baka daw kasi nagtatago kami na sa kanya ng pagkain. Oh, wala nang walang laman? Ayun na, niluto na eh. Halika dito, halika. Huwag ka na dyan, niluto na. Dito ka, dito. Hali, hali, bilis. Dito, dito. Dito. Ayan, dito ka, dito. Ayan, yan, tumalong siya guys. Dito ka. Ayan, nagluluto na. Ayan o, oh, nasa taas. Ano naman tinitingnan mo dyan? Huwag kang mag-alala. Malapit nang maluto yung ulam mo. Ayan. Ano naman sinisilip-silip mo dyan? Ayan, sinilip niya guys. Kasi alam niya guys, may pagkain din dyan. Ayan o. Ayan, may fish din guys. Pagkain din niya ng pusa. Ayan. Sinisilip niya. Oh. Mamaya na yan, di paluto. Ayan, niluluto pa yung ulam mo. Ayan, tinitik niya guys. Oh, ayan, gusto niyang tingnan yung ulam niya. Halika, tingnan mo yung niluto. Halika. Ayan, pinakita ko sa kanya. Ayan, oh. Ayan, tingnan mo yung niluto. Malapit nang maluto. Ayan, malapit na. Ayan. Diyan ka lang ha, bantayan mo lang. Antay-antay ka lang. Pumunta na ulit ka guys sa kanyang ano. Saan ka pupunta guys, tingnan mo. Guys, luto na yung ulam ng pusa namin. Ayan. Patikim nga. Sige nga, tikman ko nga yung ulam ng pusa namin. Ayan o, hinihiwa ng maliit-liit kasi para madaling maano ng pag-ain. Tikman ko muna guys. Ako muna yung titikim. Sarap. Sige nga. Ihalo mo na yung pagkain ng pusa. Guys, pinipino siya pagkaiwa. Andan niya ng pusa. Oh, nag-aabang na siya. Mamaya na. Kasi ito inihiwa na. Balik ka na dito. Balik ka na dito. Halika na. Kakain na. Halika na. Bilis. Magigan. Magkain na. Ayan. Makakain na. Ayun na. Ayun na yung pagkain mo. Ayan na. Yan. Hinahalo na guys. Ayan. Kain na na. Ayan na, nangangagaw na siya guys. Oh, narinig mo guys? Nagagalit siya. Kasi akala niya, sinasaluhan siya. Ayan, nakakain na rin sa wakas ng carb, ng protein ng karne guys. Ayan. Ang bilis-bilis niyang kumain. Sabi pa niya, nyam 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 nyam, yummy yummy yummy. Ayan. May tubig dito ha. Tapos mong kumain. Tahingin ng tubig. Konti na lang yung tubig. Ayan. Lagyan natin tubig niya. Tempas ayan dyan guys. Kasi kailangan niya ng tubig. Anong sabi mo? Nyam, nyam, nyam. Sige nga. Ha? Ano? Agawang ako kumari. Oo. Nagagalit niya. Ayawang ko ba? Akin yan. Hoy. Akin yan. Akin yan. Oo, nag-aayos siya. Sabi niya, yum, 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 yum. Hoy, akin yan. Hindi yan sa'yo. Hoy.
Akin yan. Akin yan. Kunwari agawan ko siya doon. Nyam, 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 nyam. Sige nga, kain ka na nga dyan. Ayan, ubusin mo yan. Tapos uminom ka ng tubig, ha. Ayan, nakakain din siya dyan. Thank you guys for watching. Ah, nakakain ka na?